isip mo bang bilhin to? Rock Bros 400 Lumen. Ito yung experience ko rito. Tagal yung battery nito. 2.5 hours papuntang 3 hours ginamit ko to. From Cavite hanggang Caloocan South. Nakauwi ako. Gamit ko to. Ang ganda na yun, no? 400 lumen. Pag nakabike ka, magagamit ko lang dito yung 400 lumen. Yung 200 lumen option, pang handheld lang yun. Yung flashlight lang talaga. Tapos, ang hindi maganda rito, pansin ko lang pag may kasabay kang motor or sasakyan na puti ang ilaw, wala na, natatabunan na siya. Tapos kung maganda-ganda yung ilaw, yung street light, yun, parang pantay lang siya ng ilaw sa street light. Pag nasa ganung lugar ka, patay na lang siya para ma-update ka ng battery. Tapos kung inisip mong bilhin, pwede naman. Pwede. Kaya lang, napansin ko lang, kapag nakasakay ka pala sa bike, tapos tumatakbo kayo ng mabilis, ilaw sa harapan, may nakatutok sa lapag na ganyan. Maiksi, parang 3 meters, 4 meters lang yung nakikita mo sa lapag. Versus kung hindi ka umaanda, kalam ang dami mo nakikita sa harap. Ayun. Kung mali na naman mata mo, pwede na ito. Kung nag-isip kang bumili ng 800 lumen, kung may budget ka naman, bumili ka ng 800 lumen. Pero kung nagtitipid ka naman, pwede rin siya. Pwede rin. Siguro kahit 800 lumen ang bilhin mo, kung may makakasalubong kang motor or kotse, na puti ang ilaw, matatabunan din eh. Ito. Pang budget, pwede na ito. Laban na ito. 400 something lang to sa Lazada nung nabili ko. Kaya hindi ako nag 800 lumen kasi napansin ko 900 up to 1.6. Depende sa brand. Yung ganito na 900 plus. Namamahalan ako. Kaya dito na ako pumunta sa 400 lumen. Pwede rin. Kung walang ilaw talaga yung kalsada, dito siya. Makikita mo talaga lahat. Pero pag may salubong ka, matatabunan siya. Ito pala, no? Meron siyang steady mode dalawa. Isang high. Ito yung 400 lumen. Isang low. 200 lumen. Dalawang klase ng strobe light. Ito, isang SOS. Saka isang stable strobe light blinking. Ito nga pala ay water resistant na rin. Na-try ko na rin nung nanggaling kami sa Ternate. No. Naulanan din naman to, pero konti lang. Pero hindi siya nag-malfunction. Okay din. Yun, sinasabi nilang disadvantage ito. Ito. Baka raw masira. Hindi naman siguro. Kasi may isa pa ang ilaw dito eh. 5 gears na, hindi pa rin naman napuputol. Limang taon na sa akin yung ilaw na yun eh. Hindi ko naman nasira. Depende na siguro sa gumagamit. Pero yun yung user experience ko rito. Pwede eh. Ayun mga big times, ito yung user experience ko rito sa Rock Bros 400. Sana makatulong kung sakaling bibili kayo ng bike light. Yun lang, salamat.